extend, tsaka papasok si Chakno. Mm-hmm. So, meron silang tamang timpla dito ng team fight at ng pick-off. But at the same time, looking at Blacklist International, kumpleto rekado sila eh. Hindi sila nawawalan dito ng ano, hindi sila nawawalan dito ng kahit anong aspeto ng draft. Mm-hmm. While for the side of Omega, napilitan sila mag-react all throughout the draft, and for me, mas simple execute yung nasa side ng Blacklist International. But if there's a team na kaya mag-execute ng ganitong kakomplikadong draft and take it to the late game, that's going to be Omega. Yes, Omega. Dito kung mapapansin natin sa lineup nila, pinaka nakikita ko is napakadali para sa kanila kumuha ng objectives. Mm-hmm. Since meron nga sila ditong Mabalmond, so possible makakuha na din siya ng killer matarget niya agad si Wise for every objective that they want to take. Now, Blacklist International, ang kinaganda naman dito is napakasakit supposedly ng mga pang-vision nila against Omega. So, mahirap talaga yung bigla ka nalang susulpot at possible ma-pick off ka agad ng isang team. Yep, at yun yung kagandahan sa composition ng OMG dito. Yung combo nila is napakaganda. Ilang beses natin nakita to before, and one of the teams na gumagawa nito is yung TNC. Yung Way of the Dragon plus the Ultimate Nitro from Kadita, napakataas ang pick off potential nila at pwede nilang i-abuse yun once nag-hit sila ng level 4. So, right now, OMG, they're trying to get their level 4. Wala gaanong aggression since alam nila na ang Blacklist ang gagawa nun since they are the one who picked up the Matilda with the Soul Bloom combo. So, kailangan nilang maging patient at kailangan lang nilang kontrolin si Oheb. At yun din yung reason kung bakit dinadalawang tag team ng OMG yung top lane nila para makontrol din yung stacks from mid-game. May downside din yan na considering nasa bot mag-i-spawn yung turtle. This can be a disadvantage for OMG kung hindi nila ma-check yung kanilang mga timers. Ryzen nandito sa may area at tatlong member na ng Blacklist International yung aalalay dito sa may top lane. Kumbaga nakita nila kanina, actually for Omega, they were ready to dive dun sa may top lane para lang makakuha ng kill against Oheb. And by the way, hindi natin napansin kanina, napakaaga nagkaroon ng Mountain Shocker ng ultimate dito ni Wise. So ibig sabihin, initially, nauna din talaga si Ryzen in terms of the farming. Ito yung mga, knowing that this is Wise's S, kailangan ma-stop to ng Omega agad-agad. Mm-hmm. And most likely nakuha niya yung Little Wanderer. So that means talagang sa kanya mapupunta yung pinakaunang level 4. But kung mapapansin mo ngayon, Omega, sila yung nakatutok dito sa may area ng turtle habang ang Blacklist naman, todo pinaparusahan si Kelra. And na-realize dito ng Blacklist International, hindi natin masyadong kailangan yung turtle as of now. Mm-hmm. Bigay muna natin sa kanila tapos parusahan natin si Kelra dun sa kabilang lane. Yes, and for Kelra dito, napakaganda na ginawa niya sa top lane. Actually, kasi nakita niya na apat na players dito ng Omega yun nandun. So, ginamit niya na agad yung, actually, Blazing Blood ginagamit naman talaga initially for the clear na Mingin Wave. Ayun yung isa mga kinagandahan dito for the Claude pick ng Omega. So, for Blacklist International, if they want to rotate na apat, tatlo, kailangan ma-seal nila yung deal para hindi maging sayang yung ten raid nila supposedly na objective para dun sa kill. Yeah. At well, maganda rin kasi nag-agree ako sa sinabi ni Chantel na ang daming wave clear ng OMG. Mm-hmm. Pati papansin natin ha, again, lahat actually, lahat ang dami lang pang wave clear. So, mas mabilis mag-react or mas mabilis makagawa ng rotation dito yung OMG. So, that's why medyo nahihirapan na rin yung aggression na dapat meron si Omay Venus is hindi niya nagagawa. Since lahat na ng players ng OMG is umiikot na, nakita natin tatlong players na nasa top lane. Especially Kadita, nag-aabang ng Breath of the Ocean plus the Ocean Oddity para makakuha ng pick-off. Oh, nice disengage from ano? Pero yun yung punish na pinapakita, Circling Eagle, nag-aabol sila. Real world manipulation, eto Max ang pinakaunang casualty dito sa ating laro. First blood for the side of Blacklist International, and mapapansin mo, ang laki ng emphasis ng both teams na ipanalo yung kanilang gold lane. Yeah, kasi kung mapapansin natin, para din dito sa Blacklist International, ready sila na hindi kuhanin yung mga objective para lang mabigyan si Kelra sa may top lane. Even ang game number 1, it was all about shutting down Kelra dun sa initial na farm niya. Now for Omega, ganun din ginagawa nila ngayon. Kaso nga lang problema, since they want to do a sandwich play, nagiging turnaround kill para sa side ng Blacklist International. Kaya namatay din kanina si Etomax during that team fight. Exactly. Pati medyo ano kasi, mas mobile kasi si Ohebe. Again, with the mobility from the flowing blood, mas madali siya makaka-disengage. Kahit sabihin natin na gumawa ng sandwich play ang OMG, as long as merong isang hero na kasama si Oheb sa top lane, especially
kasi si Oh My Venus, ang dami niyang ways to disengage from that skirmish. At kapag hindi nakuha ng OMG yung kill na yon, malaking bagay yun na exchange nila without getting anything from it. It's all about positioning. Kapag ka-turtle ang pinag-uusapan, pero gusto lumaban dito ng Omega. And papasok sila sa may pinakagitna. Kanino mapupunta yung turtle? Ay, wise mapupunta yung turtle. Pero doon sa may pinakagitna, Oheb nagwawala. Double kill para kay Oheb. Renjo tumatakbo. Gusto pa ni Oh My Venus. Wise dashing in. Ipit na si Renjo dito. Pinalibutan na siya ng Blacklist International. Pero lumalaban pa rin. Wise trying to get the proc. Yung criticals. Sinusubukan yung kami. Pero Renjo kumakapit sa buhay niya. Siya ay tutumba. Edward will secure the kill. Grabe, talagang hindi laban ni Renzo sa top, but it is Blacklist International. Napakadami nila nung nangyari yon. And again, mukhang nadi-disrupt dito at nakikita at nababasa ng Blacklist kung kailan gustong mag-setup ng play ni Chakno. Yep, at napalaking bagay nun. Pati kudos kay Renzo na malaking bagay na na-stall niya yung apat na hero sa may top lane. Ginamit niya yung kanyang Stardust Dance, pati yung shields. To its full effect at nakabawi pa nga siya, nakahanap pa nga siya ng opportunity to go for the Falling Star Moon. Muntik pa siya makakill. Pero ang laking, ang laking bawi nun para sa OMG. Magandang pick-off yung from Blacklist. But again, apat na heroes yung nabilihan niya ng oras or nabigyan niya ng oras dito. And looking at the items here, unti-unti na nagkaka-items ito yung Blacklist International. And we need to keep an eye on the emblems ng dalawang magic dealers natin dito. Haji and Oheb with the Mystery Shop. So we are expecting fast or much more faster item advancement for Blacklist International. Yun yung ginagawa nilang pang tempo control against OMG. They need to be wary of the combo at iwas lagi silang body system. Walang nagsosolo sa kanila. Yung Blacklist International, they're doing a great job controlling yung game na to. But for the side of Omega, kailangan nilang ma-realize na meron pang Kelra na pwedeng umalalay sa kanila if ever this game reaches yung mga, sabi natin, 12-minute mark, 10-minute mark, kung ano mag gusto nilang mangyari, pero hindi na ataabot doon. Lumalaban na sila, Oh My Venus, nasa gitna ng lahat, ng nasa side ng Omega. Actually, Ryzen will secure that kill. At nakapuwesto sila ngayon para sa turtle. Ito yung kinukulang ng Omega kanina. Laging nauuna sa pwesto yung Blacklist. Yes, and speak of nauuna sa pwesto. Wise! Hindi siya mati-takedown ni Ryzen, pero nandun si Kelra para kunin yung kill. Edward, masyado siyang tanky dito, pero si Etomax ang pinaka-target ni Oheb. Puput siya straight kay Renzo next. Ayaw niya dyan. Talagang alam niya magkakapitan na lang siya at humanap si Oheb ng dalawang target para mas makapal yung kanyang regen. Falling Star Moon, sinubukan pang crossover. Pero Oheb, makukuha pa rin yung kill. Again, Blacklist International, medyo nagkaroon ng kaguluhan in terms of the team fight actually, na meron isa na sa may gilid, isa na sa may bandang gitna naman sa may turtle pit natin. But again, Omega nakikita na natin damage dito ni Kelra. Tama yung sinasabi natin dito that Kelra is the key for Omega dito na magbaliktad ang sitwasyon. Kailangan lang talaga maging synchronized ang kailangan mabattle skills. But again, turtle objective, Circle Eagle! Ryzen will secure that with the ultimate and the retribution. Pero nandun sa may pinakataas, Edward, masisipa siya dito, pero hindi enough yung damage. Kelra, shaken and bacon. Pero Ryzen, ang tutumba, hindi rin nila na-utilize yung turtle buff na nakuha nila. Yes, for Omega, isa sa mga nakikita kong problema dito is for every team fight that Chakno wants to engage, hindi nila na-burst agad. Kaya dito, pagdating sa side ng Blacklist, pagka gusto nila mag-retaliate, automatic, wala na mga skills dito. Yung side ng Omega, wala na silang pwedeng ibitaw against Blacklist. Yeah, kaya kailangan taga nila makakuha ng isang mabilis na pick-off eh. Gamitin nila yung gulat na meron na pwedeng ibigay nung dalawang heroes sila, which is si Chakno, yung sa Cho, and also Etomax on his Kadita. So once nakakuha sila ng magandang pick-off, or they can use probably the brushes to their advantage, since gustong-gusto rin naman ng Blacklist International na sila yung sumusugod. Tingin ko from this point of the game, kapag na-pick-off nila si Wise, malaking momentum shift yung mangyayari. Etomax! Hinabol siya habang nakasakay siya doon sa kanyang submarine. Pero si Renzo, sa kayo lumalaban, ba't ka tumatawa? Nanatawa sa submarine. Na-imagine ko kumanta, pero nga lang, again, a Blacklist International, for every objective na kinukuha nila, gusto nilang dumiretso since pa daos-dos nga yung mga bitawan na skills nila dito. If we go back dun sa kaninang team fight, yung real world manipulation ni Haji,
sinasakto niya dun sa range kung saan pwede and possible na lumatag yung circling eagle. So kapag kahit lumalim dito si Oh My V, pwede pa rin i-slow down para makatakas si Venus pabalik. Exactly. Tapos meron pa siyang kasamang si Edward kung sakali. So nakita natin kanina yung gold and I guess still lumalaman pa rin dito yung Blacklist International since they're currently on a 5K net worth lead. So dalawang items siya, almost 2.5 items. But yeah, I completely agree, Chantel, na sinabi mo kanina no, na talagang well, sa side din naman ng Blacklist International, gamit na gamit yung guiding wind dito ni Oh My Venus to its full potential. Ang dami niyang pwedeng dalhin. Pwede niyang dalhin si Oheb at si Edward to play aggressive, or pwede niyang gamitin defensively kapag nag-blazing duet dito si Kelra, which is ilang beses na natin nakikita na hindi agad nakaka-secure si Kelra ng mga kills. Pero sa side naman ng OMG, kapag si Kelra, I completely agree, sabi mo kanina na siya talaga yung key for ng OMG. Kapag na-delay nila o kapag nakabili sila ng oras at nagkaroon na ng items dito si Kelra, if we can just check their items later on, makikita natin na masabilis yung transition. Yep, looking at this, Wind of Nature, Golden Staff plus DHS, and I think he will go for Thunderbelt if I'm not mistaken, since meron siyang Azure Blade. So, I guess napakalaking bagay na rin yun for OMG, for the next skirmish. Chantel, masingitan lang kita, nabuo na ng Blacklist International yung Squid Game. Yung Squid Game? Ayan o, bilog kay Oheb, Square kay Haji, tapos kay Edward yung ano yung first kill ng Bagats Triangle. Nabuo na nila yung Squid Game. At ang Squid Game nga ata yung pinaka-importante bagay dito. Pero look at this, Wise taking down Chakno, and that is going to be Ryzen going down in the process as well. Kelra, tumatakbo. Tignan mo, Wise, humahabol siya dito. And Pana, hindi niya babato. Pero nandun pa rin yung traceless para talaga mahuli siya. Oheb, talaga, hinahabol niya. Kigil na kigil. Oheb, coming in, wiping out Omega. And they take game number 2. Match point, Blacklist International. What a...